Nahinto ng 20 taon si Rodson Bakiran sa pagtatrabaho. Ito'y dahil sa sakit niya. Hindi siya nakapagpatingin kaagad. Paano nga ba hinaharap ng kanyang pamilya ang kanyang sitwasyon? Paano ba natin siya matutulungan? Panoorin natin ang kanyang kwento. Bali, dati po akong seafarer. Nagtapos ako ng 2016. Nung magpapa-pre-medical uli ako, hindi na ako makapasa sa medical gawa ng yung blood pressure ko, hindi na ako bumababa. Since hindi ako makapasa sa medical ko, hindi na ako makabalik sa barko. Nagtatrabaho na lang ko ang misis ko. Ang trabaho ng misis ko ay cashier sa gasolinahan. Mayroon 2 anak si Rodson, isang babae at isang lalaki. Ang kinikita ng kanyang asawa ay napupunta sa pag-aaral ng kanilang anak. Mga gastusin sa bahay, gamot at pagkain. Bali, early 2017, nagatrangkaso ako for 4 days. Tapos, yung pagaling na ako, pagising ko ng umaga, naramdaman ko itong kaliwang bagay ng katawan ko, parang namamanhid siya, tsaka nangihina. Lumipas ang 2 araw, 1 linggo, inabot ang buwan, hanggang ngayon ho, hindi nagbabago. Noong una ho yun, medyo nailalakad ko pa siya ng ayos eh. Hanggang sa dito magalang nga na 1 taon, mabigat na siya talagang ilakad na, hindi ko na mailakad ng ayos na. Tsaka hindi na ako makapagsulat ng ayos. Hindi nalaman ni Rodson na na-stroke na pala siya. Hindi siya nakapagpapa-check up dahil umaasa siya na makapagpundar siya ng sarili niyang bahay. Bali, doon ho na ipunta. Hindi ko na ito sa pagpapagamot kasi akala ko kasi temporary lang. Pero sa lahat ng mga taong makakita sa akin, sabi nila stroke daw. Mas lalong naging halata nung itong mga huling araw, mahirap na siya talagang igalaw na nung nakalipas na mahigit na 2 taon na. Si Rodson ay umaasa lamang sa mga health centers para sa kanyang hypertension. Nagpatingin na rin siya sa isang government hospital. Kinumpleto na nila yung mga request para sa laboratory test ko para ma-determine kung ano talaga yung sakit ko, stroke nga, kung bukod dito sa stroke ko meron pa. Nais ni Rodson na maisagawa ang cranial CT scan at mga laboratory test para malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Kaya po kami lumapit dito, baka sakali po matulungan kami ng kapakumahal ko na matustusan po sana yung pagpapalaboratory test ko. Kasi yung mga resulta po ng test, kailangan ko rin po yun para makapag-file naman ako sa mga government agencies natin tulad ng SSS para makapag-claim naman po kung may pangtustos ako pang gamot. Masakit para kay Rodson ang makita ang kanyang asawa na nahihirapan sa kanyang kalagayan. Nawa ako sa misis ko eh. Gusto ko ba magtrabaho? Sa sarili ko, gusto ko ba talaga magtrabaho? Ayokong ganito na wala akong ginagawa. Kasi ang misis ko, hirap na hirap siya. Alam ko, nararamdaman ko, nahihirapan siya. Wala akong magawa na, kundi dani na lang ko sa dasal. Sana ako, bigyan pa siya ng lakas ng loob. Huwag sana siya magkakasakit. Tsaka, huwag ko sana siya panghinaan ng loob eh. Yun lang ko lagi ginagawa ko para makatawid kami sa maghapon. Pero awa ng Diyos, sa anong para naman po. Hindi man sapat pero nakakatawid pa rin. Kahit pa paano.
doon po sa mga may mabubuting kalooban. Sana po matulungan niyo po ako na maitawid ko po yung mga na inihiling sa akin gawin na laboratory test para makapa-file din po ako ng mga claim ko sa mga government agencies. Nawa bang tulungan natin sa cranial CT scan at iba pang mga laboratory tests ng ating pasyente. Meron din siyang kinakailangang maintenance medicine. Kailangan ni Rodson ito para makapagtrabaho at makatulong sa kanyang pamilya.